Diyos ko, kawawa naman yung asawa ko. Ayoko eh, mami. Grabe yung ginawa nila sa iyo, guys. Sige nyo naman. Ayaw nilang sabihin sa akin itong negligence na to. Tignan nyo yung ginawa ng nutritionist nila. Muling nagbigay ng update si Andrew Skimmer sa kalagayan ng kanyang asawang si Joromy. Nagsusumamo na muling malalagpasan ang trial sa buhay at humihingi ng prayers para sa kanyang mahal na asawa. Nagbahagi si Andrew ng tunay na nangyari kung bakit sila nagbalik ng hospital. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Sabay-sabay nating ipagdasal ang kagalingan ng asawa ni Andrew Skimmer nang sa gayon ay mabuo muli ang kanilang pamilya at bumalik na sa normal ang lahat. Diyos ko, kawawa naman yung asawa ko. Ayoko eh, mami. Grabe yung ginawa nila sa iyo, guys. Sige nyo naman. Ayaw nilang sabihin sa akin itong negligence na to. Tignan nyo yung ginawa ng nutritionist nila. Dahil dun sa added sodium na yan, tignan nyo. Ay, Lord. Tignan nyo yung ano ko. Paano namang hindi lalagnatin yung tao? Can you imagine? Ito yung laman ng kidneys mo. Diyos ko, kawawa. Tignan nyo, manas na manas yung ano niya. Oh, kawawa naman. Diyos ko, Panginoon ko. Sabi nga ni Andrew, hindi niya mapapatawad ang nutritionist na nagbigay ng sobrang sodium sa kanyang asawa. Resulta ng pagkamanas nito at pagkakaroon ng mataas na lagnat. Kaya naman reklamo ng dating aktor na hindi niya matanggap kung bakit ito binigyan ng salt sa katawan knowing na bedridden ang pasyente. Mahal na mahal ni Andrew ang kanyang asawa at ang sabi nga niya sa kanyang post, for transfer na po siya sa ICU now. God, please protect her. I will do anything. Please heal her again. Give her back to me. You promised. Dagdag pa ng aktor, just after a week, she's back in the hospital again. Need po siya ipasok ulit sa ICU for a few days until mag-stable po ulit siya. Please, please pray for her. She needs it. Please, God, give her the strength to push through. Kailangan po siya ng puso ko, Panginoon. Dahil to dito, paus akin na yung prescription. Dahil po ito dito. Tignan nyo itong ginawa ng nutritionist nila. Papanagutan niya to. Dahil po yan dyan. Tignan nyo naman yung normal feeding niya. Diba? Tubig-tubig lang dapat. Bigla po siyang nag 6 grams of sodium to diet. Nagdagdag siya ng 6 grams nung araw na lumabas kami ng hospital. Hindi ko maintindihan bakit ka magdadagdag ng another 6 grams of sodium sa taong bedridden. For feeding. Tapos hindi as advice, as prescribed. This is prescription. Oh. May signatory pa. Diyos ko, Panginoon ko. Saan po dadalhin ng pasyente ninyo itong 6 grams of sodium na yan? Saan? Paki-explain naman. As a result, sobrang taas ng creatinine level niya ngayon. Tignan nyo naman, hirap na hirap yung tao. Ang ganda-ganda ng lagay nito nung isang-isang araw. Diba? Paano hindi dababa yung lagnat at fever niya? Ito yung laman ng kidney niya. Oh. Hindi madurog ang puso mo. Diyos ko naman. Oh. Can you imagine this?
ayos-ayos na ng lagay niya. Recovery period na siya eh. Because of that, tignan nyo guys, minamanas siya. Panginoon ko. Oh. Oh, tignan nyo yan oh. Lord God. Panginoon, tulungan nyo po kami. Huwag niyo bang pababayaan yung asawa mo po? Hindi niya po kasalanan ito. Negligence po itong nangyari sa kanya ngayon. Please God, help us. Please help her. Guys, tulungan niyo kami magdasal ha, please. Kailangan niya ng prayers ngayon. Love you guys. So guys, ayun nga, dito tayo sa AR ng St. Luke's Global ulit. Ayan, pinapa-stabilize lang natin sa the moment. Dahil ayun, medyo mataas pa rin yung kanyang heart rate. Tapos baka ilipat namin siya ng MCL Makati dito sa May Mountain Lupa. Dahil kailangan siyang ipasok sa ICU ulit ng ilang araw. So, ayusin ko muna guys. I will keep you posted, ha? Please pray for her. Thank you guys. Thank you.